sa palengke ang biktima nang harangin ng mga suspect na kasakay sa motorsiklo at sa pilitang kinuhang kagamitan maging ang pera nito. Pagkatu sa amin ganyan, nag-declare po ng baba-baba, may dala pong baril. Siyempre po sa takot ko po, baba agad ako sa anak ko kaysa kami masaktan. Pagkatapos po, sabi sa akin, cellphone mo kami nasa kayo, yung ano ko pang pamili ko, yung eco bag. Muntik na ako malaglag sa takot, saka nanginginig po sa takot. Nang makapagsumbong naman ang victim na naka-activate, so binigay niya sa ating mga operatiba yung number at pina-locate natin no, yung kanyang cellphone. So nagpa-respond tayo ng ating kapulisan. And while approaching dito sa Maris Subdivision, nakita itong mga suspect. Nabawi sa mga suspect ang isang eco bag, hindi pa tukoy na kalibre na baril at smartphone ng biktima. Actually, dalawang motor ito na in-approach natin. So nakatakas yung isa na may dalang motor. Ngayon lang nangyari ito sa area ng Maris Subdivision. Tinitingnan natin dahil yung weather condition, yung ating mga bad elements, ito yung opportunity na nakikita nila na maaaring makabiktima. Para sa Eagle News Weekend, may detalye sa si ABC correspondent Edwin Panes. Nagsanib puwersa ang tauhan ng DENR, PNP Maritime at ang LGU ng Turtle Island dito sa probinsya ng Tawi-Tawi para ingatan, linisin at bantayan ang mga lugar na pinamumugaran ng mga pawikan sa